rin po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Magandang araw po sa bawat isa. Welcome, welcome sa ating pong programang Moms at Heart. Narito na naman po ang pagtutuunan natin patungkol sa growth mindset. Isang uri ng kaisipan kung saan aangat po ang ating mga buhay-buhay na hindi kailangang magbago ang ating pong kinaroroonan. Baka kaiba, ano po? Dahil ang paglago ay hindi po nakasalalay sa ating pong kapaligiran. Nakasalalay po ito sa ating kaisipan at pananaw. Ayan, so ayan po ating pag-uusapan. Kasama ko po maya-maya ang isang clinical psychologist na sabi nga po niya off the air ay grabe, dumarami at dumarami ang mga cases na ito. She has been in practice for some years online. Grabe na, parang 200 ang kanyang pasyente, no? Sa isang buwan, parang ganun na po kadami ang mga meron pong hamon sa pag-iisip, sa behavior, sa emosyon at kung ano-ano pa po. So, isang solusyon po ang ating iminumungkahi at ito nga po ang growth mindset. Samahan niyo po kami sa aming kwentuhan. Maari po kayong nakikinig lamang bit-bit, lalo-lalo na very convenient kung meron po kayong PM radio. Hear us over 702 DCAS AM band. Or di kaya naman po, baka dyan, nasa inyong mga sasakyan. Hello po sa mga drivers, no? Mag-ingat po tayo. Keep alert, no? Baka malibang sa pakikinig. Or kung kayo naman po ay nanonood, no? You can view us. Makita niyo po ang amin pong mga looks, no? Over FEBC Radio TV or di kaya naman po sa mga Facebook ng Moms at Heart or Memo ni Mami. And now, let's welcome sa ating pong programa na made available sa atin, pagiging miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang ating pong guest, si Momshie Norvie. Hello, how are you? Kumusta ang buhay-buhay, Momshie Norvie? Hi! Magandang umaga po or shall I say magandang araw sa mga taga-pakinig po natin. It's an honor to be here. Mommy Tess, salamat po for inviting me today po. Yes, and gusto mo bang mag-hello, hi sa ating mga kakilala mo na baka naka-connect sa atin? Opo, marami pong nanonood. Ang isang barangay, ha? Kasi ang dami. Hindi naman po. Sa mga kapamilya ko po, friends, colleagues, was really tuning in right now. Maraming salamat po. Marami po kami prepare ni Mommy Bess ngayon na mga kwento sa inyo that we're hoping somehow ma-inspire po kayo. So, hi po sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kapatid ko, sa pamangkin ko po, si Muriel. Parang naging talk show na po, ano. But I'm really happy to be here po. Maraming salamat, Mommy Bess, for inviting me. Yes, at timely na timely talaga itong ating pag-uusapan. Dahil this is actually a regular segment every second Wednesday. O mga momshies na suki sa atin pong programang Moms at Heart, alam po natin kapag pangalawang Saturday, na pinag-uusapan ay growth mindset. Ano ba yun? Lumalaki ba yung utak natin dyan? Lumalaki ba yung isip natin? Ano? Kasi it's a growth mindset. Pero bago yan, ano? Nice ko na tanungin si Momshie Norvie and soon to be called Dr. Norvie. Yan, ano? Ano ba yung profession mo? What's your profession? Kasi hindi ka lang psych basta, hindi ka lang psychologist, you are registered. Ibig sabihin ay merong lisensya. Yan, di ba? Yes. Kasi ganun po ang ating profession, ano? Maaaring nagtapos tayo ng isang kurso, isang degree, no? Pero hangga't hindi po tayo lisensyado, ay parang medyo dapat ka ba dyan sa profession na yan? Kailangan po kasi may lisensya, no? However, other professions, wala naman pong requirement na lisensya. Mm-hmm. But this is clinical psychology. Ano ba ang ginagawa niya?
Clinic. By the way, before ko po marating tong profession na to, it took me 8 years to really dedicate my life in pursuing this to be mommy. So it was not an easy journey, but however, po, by the grace of God, I was able to somehow, you know, reach this destination po. So a clinical psychologist po is a professional po who specializes in diagnosing at treating mental, emotional, and behavioral disorder po. So we use a variety of techniques, including psychotherapy, even counseling, looking at the physical etiologies. Not that we're checking it on it po, kasi our well-being po kasi is interconnected, mommy. So even if we wanna be okay po, psychologically speaking, kailangan i-touch natin yung physical and at the same time, spiritual. So, tatlo po yan, connected po yan. So, yun nga po, because I'm a clinical psychologist po, tinitingnan po natin yung ibang aspect din po. And normally, if we see something there, we write a referral to doctors so we can rule out some physical etiology. So, somehow we can say, okay, that's really purely psychological. Kasi marami pong mga physical disorder ang nag-mimic ng mga psychological symptoms. So, yun po kami mga clinical psychologists po. We're trained to work with wide range of problems po. From short-term to personal issues to severe chronic condition po. So, basically, we assess, we diagnose, we do therapy, counseling, treatment planning po. And so on and so forth. But sa everything about mental health disorder po, pasok po yung profession po na. Wow, para namang ano, no? Timely na timely yan sa ating yes. kaganapan sa mundo ngayon. Kasi parang, alam mo, kagulat-gulat, ano, when I started with this child development family ministry na yan, ay parang hindi ganito pa ang mundo. Bakit talaga po? Lang, paano mo nasabi, Mami Bes? What's the difference between before po and now? Well, being a 70-year-old. Hindi naman po halata. Nung kasing panahon namin, ay marami din namang stress ang buhay. Diba? Lalo yung mga magulang namin galing sa giyera. Kaya nga boomers tawag sa amin, diba? Parang bomba-bomba sila doon. Ang daming bombs, no? Kaya boomers, no? Pero our generation is able to handle, no? Parang nahahandle namin siya, no? Halimbawa, yung mga bullying ngayon na parang konting matingnan lang yung bata, eh, binubully na ako. Parang, hello, natingnan pa lang. Unsensitive na kayo. Diba, no? Parang, during our time, maririnig pa namin yung mga salita, di ba? May talagang sasaktan ka pa minsan ng classmate mo, tinatapakan yung sapatos mo. Wow, bago pala ang sapatos mo, tapos bibinyagan nila, tatapakan yan. Ganon, ano? Yes! I heard din nga po dati, di ba, pinapalo pa po sa school pag hindi nakakasagot niya. Oh, yes. Oo, ganyan. Oo, ganyan. Isi-check yung fingernails namin ng teacher, gaganyan kami sa desk. Tapos pag medyo may black-black dyan, may stick yung teacher, no? Parang gaganyanin ka, no? Hindi pensin na ganito, talaga stick. Mind, parang medyo gaganyan ka lang, pero parang wala lang sa amin yun. We look up to authority. So I think over the years, yan yung naging bago, no? Sa ating mga bata, na parang, ang gulo na ng mga family dynamics, no? Sino ba talaga ang authority dito? Minsan si tatay, pag malamig ang ulo ni mami, si mami. Parang ganyan, pag maintang ulo. Parang ganoon ang magulo sa tahanan. And kaya siguro ngayon parang yan, yung profession mo masyadong in demand. Yes, in demand right now po. And even right now, you know, you will hear a lot of stories po na talagang mental health problem, it has becoming epidemic na po rin in our society. Grabe, para namang COVID na yan. Yes, yes, yes. You won't believe the number of influx of patients po I have in my private online team po on a monthly basis. Huh? That's why I'm really happy when you approach me and we're talking about this topic. Sabi nyo, that's really a good topic po. One of my advocacy po talaga to really you know, discuss para lang po sa kaalaman ng public po. Mm-mm.
So parang nabanggit mo na, sabi ko nga, mabili ang profession nyo. Grabe, daan-daan ang pasyente mo online, parang gano'n, no? Pasyente, quote-unquote, no? May mga cases na ganito, no? At sa inyo kasi, it's something na parang holistic, di ba? You look at the physical. O tama naman yun, no? Like, I am exposed to many schools, di ba? Mm-hmm. Yung bata na physical lang, parang left-handed siya. Eh, ano naman kung left-handed siya, di ba? Tapos, hindi naman siya talagang, ayun, ibubuli siya kasi left-handed siya. Yes. Parang ganyan, di ba? So, it affects the emotion ng itong batang ito. And it affects also yung mental niya kasi kung yung teacher hindi rin oriented, ay, sumulat ka sa kanan. Parang gano'n. Mali yan. Opo. O, yan yung mga inaayos ng profession nyo. But this time, ang ating pinag-uusapan ay isang pangsagot. No? Mm. Itong, it is not a medicine, no? Actually, ganyan. Misan yung iba. Ano pong iinumin kong gamot? Parang gano'n. No? Para humusay ako. Ano pong vitamins ang kailangan? Mm. Pero yung tuon ng ating pag-uusapan, which is the growth mindset, no? Is an alternative ba ang tawag natin dito? Ano may tatawag natin dito? What is a growth mindset? Tama po. Siguro let's define first ano bang ibig sabihin ng salitang nabanggit niyo po, ang growth mindset. Actually, Mami, best po kasi ang growth mindset ay isang paraan ng pag-improve ng ating pag-iisip kung saan naniniwala po tayo ng ang ating mga kakayahan ay pwede pang lumago at mag-improve sa pamamagitan po ng pagsisikap, pag-aaral, and dedication to improve more of our life po. I'm not sure if you're familiar, but I read a study po from Dr. Carol Dweck po. Ang sabi niya po, ang mga tao daw po na may growth mindset ay may mas resilient at mas matagumpay sa kanilang layunin at hinaharap sa kanilang mga buhay. Ibig sabihin po, hindi tayo limitado sa kung ano ang meron tayo ngayon. Pwede pa nating pagbutihin at palawakin po ang ating mga abilidad. Iba po ito sa tinatawag na fixed mindset po. Have you heard about that po? Ito po yung saradong pag-iisip naman na ang paniniwala natin na ang ating mga kakayahan po at katalinuhan ay nakatakda na at hindi na magbabago. Para sa mga tao po may fixed mindset, which is in close-minded nga po, iniisip nila na kung ano po yung meron sila ngayon, yun na yun, hindi na po magbabago. Opo. Ganto lang po. Tanggapin mo ko, hindi na ako magbabago. Ganto parang di ka bang ganyan na naka-counseling ng mga nanay? Fixed mindset yung gano'n. Opo. Parang opo. Kinahunan niya yung sarili niya, tinakdaan na niya na ito lang siya. Yan. O, nakaka-counseling siya. But ito pong growth mindset na ating pinag-uusapan, ay okay, mga mamsies, no, kung mapansinin po kayo, yun pong unang labas dati, no, doon sa mga nag-review nitong atin pong YouTube. Ay napakaganda kasi yung picture ng isang babae na may bukas yung isip na may hati dito. Yes. May binubuhos na parang kettle na gano'n, and then may namumulaklak na gano'n sa isip niya. So yun na yun po ang picture ng growth mindset. Isang uri daw ng kaisipan na sabi mo nga kahit anong hamon na dumating, basta merong growth mindset tayo, hindi lamang natin ito malalampasan ng parang nilundagan mo, pero matagumpay natin itong malalampasan, di ba? Kasi tama, minsan, di ba, yung may mga challenges na nangyayari sa buhay, o alam ko na na-encounter mo rin ito, yung tinatawag na life quick, di ba? Life quakes. Pero pag meron ka nito, yung sinabi mo nga na growth mindset, malalampasan natin ito. So, ano yung pananaw? So, parang sa pananaw, yun ang nahuli ko sa salita mo. Pananaw. Anong dapat magkakaroon sa pananaw? Alam mo, kaya talaga natin pinag-uusapan ito dito kasi sa programa mo, Mommy Best, kasi gusto natin i-educate, bigyan ng karagdangan, kaalaman ang iyong mga taga-pakinig. Kasi po, pwede po natin itong i-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pag sinabi po natin pananaw perspective po, okay, napakarami ko po mga pasyente, sometimes nakakalungkot, whenever they go to my session room and they will say na, wala, hanggang dito na lang ako,
mag-aalaga na lang ako ng mga anak ko forever. Okay, dito na lang ako sa bahay. Okay, medyo na desensitize na po kasi sila sa kanilang sitwasyon. Kaya minsan, ang hirap na pong magkaroon ng ibang pananaw. Okay? And kaya po natin pinag-uusapan yung growth mindset po para ipaalam sa kanila na pwede po nating dagdagaan pa yung kaalaman nila at mag-improve pa yung buhay nila by letting them know that they can try other things in their life po. Hindi po dapat dun lang natatapos. Wala naman po masama doon na mag-alaga ka ng anak mo, maging housewife ka na lang. Pero ang punto po natin ngayon, Mommy Best, there's more to life than that po. Okay? And basically po, ang importante po kasi natin, kung ang importante po natin pag may hamon po tayo, it should be an opportunity or opportunity po para matuto at mag-improve. At mas maging positibo pa at proactive po tayo sa pagharap sa mga ito. Bakit mahalaga ang growth mindset? Unang-una, Mommy Best, pag-improve ng skill. Kasi pwede pa natin i-improve yung skill natin. Tama po. Pangalawa po, resiliency. Ang mga taong may growth mindset, mas resilient po sila o matatag. Hindi sila madaling sumuko kapag nahihirapan. Kagaya ngayon, kwento mo kanina, di ba? Nung bata po kayo, mga baby boomers, di ba? Sobrang grabe yung resilience niyo po sa buhay. Tama po. And I think matagal na tong perspective na to eh. Pero ngayon lang po natin nalagyan ng label. I think it came from your generation. It just so happened po that right now, we're so used to using label. Kaya ngayon masasabi natin, yung mga experience niyo pong yun dati, that's growth mindset po. Okay? Yes. Nagkakaroon po kayo ng positive attitude kahit ganun po yung nangyayari po sa buhay po. Laban lang, parang ganun. Di ba? Pero may mga ganun utterances din ngayon ng mga kabataan natin eh. Laban lang, walang iwanan. May mga ganyan sila expression, di ba? No? So, yan, no? Nabanggit mo kanina, yung pang-araw-araw na buhay, no? Kasi itong mga kausap natin sa mga moms at heart para mahubog ang kanilang mga pusong ina, no? So, paano ba ito na-apply, no? Paano natin ito magagamit sa pang-araw-araw na buhay bilang mga nanay? Dahil, sabi mo nga, no? Parang minsan, ang isang nanay, meron siyang mga dialogue na tawag dyan ay titi party, di ba? Titi party. So, nagaling ka ba dyan, Mommy Bes? May ganyan ka ba mga experience natin? Oo, parang titi party tawag dyan. Kasi nga parang ako na lang ang laging nagtatrabaho, tulog na lang sila lagi, ganyan. Tapos walang tumutulong sa akin, wala na akong oras sa sarili ko, ganito na lang, nalolo siyang na ako, di ba no? But then, teka muna, kaya piti party, nakatingin ka sa sarili mo lahat. Sino bang nag-lock dyan? Sinong nag-lock sa'yo dyan? So, bakit ganun? So, paano natin ma-i-apply? Like yun, paano ma-unlock no, yung ganung klaseng isip sa kanila? I like that question po. Kasi I believe marami po sa mga viewers natin was really experiencing exactly what you're talking about right now in this po. Una po, mahalaga na magkaroon tayo ng self-compassion. Okay. Kapag may mga, opo, importante mo yan. Kasi you cannot give what you don't have. Hindi po natin kayang ibigay. Wala tayo. So if you don't have self-compassion, pagmamahal sa sarili natin, dapat unang-una po yan. Kapag kinihirapan tayo, huwag nating pahirapan pang ating mga sarili. Imbis na isipin natin na hindi ko talaga kaya ito, mas mabuting isipin natin na ano kaya ang pwede kong gawin para mas mapadali. Sometimes po kasi when we get really emotional, pag nagiging emotional na po, lalo tayo mga babae, nasa stuck na po tayo sa sitwasyon natin. Tama agree, po. Agree. You cannot see through. Parang tunnel vision na po kasi yan eh. Na parang you feel a stuck there, nandun ka na, wala ka nang magagawa. So you need to be an ally for yourself. Dapat po kakamping po yung sarili mo po. Sarili. Meaning po, opo, pag nararamdaman po natin na feeling natin parang wala na pag-asa yung buhay, nagiging negative na po tayo, tayo po dapat yung una naging encourage sa sarili po natin. Kasi importante, wala naman po ibang unang mag-encourage sa atin kundi sarili po natin. So I think self-compassion po is really important. Being an ally for yourself, kakamping niyo po yung sarili mo. So that somehow you can navigate difficulty po in their life. Kasi like you said din po kanina,
pag nandun na talaga tayo, we're so emotional, wala na po tayo. So yun po yung Yes. growth mindset. Hindi dapat tayo nandun lang po. Dapat po, binibreak po natin yung pattern and cycle of that mindset and letting ourselves know, okay, paano ko pa kaya mai-improve yung sitwasyon ko ngayon? Kasi pwede naman po talaga, Mami Bes. And also, naisip ko din, no, I think related din dito sa growth mindset. Yung bang nakatuon na yung isip natin na ganito lang yung mga kasama ko sa bahay talaga. Di ba? Ah, sa ibang tao. Tama. Opo. Yung pattern, di ba? Yung pattern, to be an ally sa sarili mo. Pero ito naman, isang bahagi, sa muna, kagaya yan, may anak kang 10 years old. Aba, pwede mo naman siyang katuwangin. Diba? Pwede mo siyang katuwangin. Kahit nga 2 years old, ako, I remember ng mga bata yung mga anak ko na ako na ngayon ay mga may mga pamilya na sila. And the benefit nung in-expose ko sila sa mga pagtuwang sa akin sa kusina, aba, masasayang manugang ko. Kasi dalawa lang mga anak ko, tuwing lalaki. And kahit sila mga yan, parehong lalaki yung anak ko dahil in-expose ko nga sa kusina at an early age at tuloy-tuloy, ano? Aba, ayun. Silang nangungusina. So, masasaya si Manunga, nice. Di ba? Marunong sila sa bahay. Alam nila yung mga trabahong bahay. So, yun, ano, we can fix ourselves, just sa sinasabi mo na, eto lang ako. But we can also have this fixed mindset about people around us. Yes. And yun sa growth Tama mindset, po. Palayain natin itong ganitong kaisipan na tingnan natin sila, Ika, pwede ko naman sigurong lambingin ang asawa ko. Si Tar, tulog naman ako rito. Para mamaya may coffee time tayong dalawa, di ba? May tea time tayo, di ba? No? Hindi mo kailangan bilang yun, homemaker na ikaw lahat yan, di ba? Ikaw lahat yan. Kasi a fixed mindset, ito ngayon, parang bigla ko lang naisip. Kung paano natin pinicture yung role natin, na kadugtong sa picture ng role ng nakapaligid sa atin, para yung nakapaligid sa atin din will also have that kind of drawing about us. Ay, gusto naman talaga ni nanay ganyan eh. Gusto niyang lahat. Di ba parang ganun? Yes. So parang ang maganda dito as a growth mindset ay lumaya pare-pareho. Di ba, no? Tama po, tama po. And I also think in terms of what you're saying po, in connection to that, marami po kasi sa atin, and this is on the psychological aspect po. For the longest time po kasi, we've been using the same coping mechanism. That's why we're getting the same result, same outcome. Sabihin po, pag may problema po tayo, pare-parehas po yung coping mechanism na ginagamit natin. Like for example, yung sabi nyo, yung nanay, pag nagalit, kasi yung mga anak, ayaw kumilos. So, may narinig po ako dyan, bunganga na bunganga, but in the end, sabi naman ang pag-uugas sa plato. Di ba? Same coping mechanism, same result, same outcome. So, sa growth mindset po, dito po natin i-encourage, it's now time for us to learn some new coping mechanism so we will get new result, new outcome. Kasi gas-gas na po yung mga pamamaraan na ginagamit natin and alam naman po natin ang resulta. So, tama ka dyan na palayain din yung mga taong nasa paligid natin by somehow showing them and modeling them na, okay, try naman natin itong ibang pamamaraan na to. Imbes na magbunga nga ako, tama ka, turuan ko. Halika dito, ganito maghugas ng pinya. Diba? Yes. Dalawa tayo. And I love what you're saying right now po, that on a very young age, you were able to expose po yung mga anak niyo po. Yes. It will translate po kasi into adulthood. Yes, so, di ba nga, sabi sa Bible, train up the child the way it should go. Mm-hmm. So, sobrang may sense po yung mga ganung ginagawa natin at the very age. And that's also teaching them growth mindset. We're teaching them to be resilient, having a strong personality, and discipline. Mommy Bes, may hirap mang sabihin to, but I really like to share this information to a lot of your viewers right now. Because we're talking about mental health right now. Do you know that I've discovered, so being in the practice for a while, that a lot of people who has mental health disorder, I'm not saying everybody, I'm just saying a portion of it, they lack self-discipline.
So, Okay, mahalaga pag may talaga. kuha. Mahalaga talaga kasi maraming pumunta sa akin, hindi ako makatulog. Pag tinanong mo kung bakit, screen time the whole night. Maraming pumunta sa akin, I'm not invalidating their mental health disorder. Meron po talaga. But the problem is the structure of their life, their lifestyle sometimes. I'm not saying everybody po na may mental disorders. A portion of it sometimes po, we need to evaluate and assess their life kasi baka may problema po sa lifestyle. Kaya Lifestyle. nagde-develop ng mental health disorder. I'm talking about adults po. Okay? Malapit din Even matulog bata. depressed. Ah, even Even bata po, bata. with your experience. Yes, even bata, no? I remember, ito, meron na tayong tinatawag na digital addiction ba yan? Gadget Yes, addiction. same na nakukuha nila sa Yes, kain at ito. shabu para na rin sa Oo, screen time ko. talo pa ang shabu, talo pa ang mga dependency and addiction sa drugs, di ba, no? Nitong digital addiction na to or gadget addiction. And a lot would say, ay, kasi nag-pandemic. Ay, kasi nag-online sila. Ay, nag-COVID, parang ganon. To a certain extent, tama yan. Pero itong growth mindset na ating pinag-uusapan, ay isang pagbubukas sana doon sa mga pagkakamali yung panahon na yon, di ba? Kasi meron naman akong mga nakita na mga bata, no? Like kasi kung ang edad po ng ating mga bata ngayon ay sabihin nating 7, ayan, ang chances are pandemic kids yan, di ba? Yes. Wala yang alam na nag face to face ang una nila, no? Yes, Ang hindi una rin nila nakakalabas ng online. bata ba. So at age 3 na nursery siya, 4 years old, ganyan, ay naka-online siya, di ba? Pero hindi naman na, parang, bakit itong batang to, eh ito, nagkaroon itong digital addiction, eh ba't naman itong ibang bata? Hindi naman. Hindi naman, di ba? So I think, babalik na naman tayo sa aking kwento. Yung maalaala mo kaya nung panahon namin na iba kasi ang treatment ng adults during that time sa mga Yes. bata compared sa ngayon. Kasi like ngayon, sasawayin si bata, ay, wala niya, puro mo, mag-gadget ka, ganyan. Sabi ng bata, eh, anong gusto mong gawin ko, nay? Parang gano'n, di ba, no? Wala ka naman i-offer, di ba? Wala kang i-offer. Yes. Like, I remember yung mga apo ko, syempre, nagsilaki na sila ngayon, ano? Although yung pinakabata ako, I think, ay 7, no? Eh, pagkasama ako as lola, ano, gadgets yan, wala, manguhuli kami ng tutubig. Very good. Magawa kami ng mga kung ano-anong laro, yan, di ba? Nandun kami sa mga stargazing sa gabi, di ba? Yung mga ganyan. Meron kaming storytelling. Telling po, in the evening. At if ever, meron kaming mga online na ginagawa. During the pandemic, naka-online kami. Naku, dami namin na pag-aralan noon. Pati history of umbrella na pag-aralan. Ang sarap namin. Mo naman maging lola, ma'am. Yes, also, hindi sila nagkaroon itong tinatawag na addiction na ito noong pandemic season, no? Kasi nga, namamanage. And I think, meron din akong maraming kilala ng mga bata na bigyan ng ganung attention during the pandemic, no? Na pagkatapos nila ng online class nila, at ang nakakatuwa din kasi they should look for a school, no, for young children na ang orientation po ito lang, ano, progressive. I remember, no, itong mga progressive school during the online. Ala, meron silang experience, pinaglalabay yung mga bata ng, alam mo, mga panyo. Nice. Paglalabay nila yung bata ng panyo. Tapos, ano, yung maliliit na plot na yan, ano. Tapos, kasama sa lesson nila online, papakita ng bata kung paano siya nagsusot. Di ba? Ito yung sabon, di ba? Tapos may basin siya sa harap. Di, kakahand-on pa rin sila. And then, ayun, no? So, babantayan niya, ilalagay niya sa sun. So, the following day, eto na si Panyo, tuyo na, di ba, no? Yes. Pero day yes. one, basa, parang ganyan. That's great mindset, Mommy Bess, ha? Oo, yun. So, ganun yun. Okay, so ang tanong ko siguro sa'yo, bilang, yan, ikaw ay nagki-clinic at marami kang mga daan-daan ng mga kliyente na nagpupunta siya sa'yo, pasyente man sila. Okay, sa ating mga moms at heart po, no, para ma-shape ang ating mga puso. Paano nga po ba may nagawa pala tayong mga bagay na hindi tugma?
hindi sila tama. So, how are we going yan? So, oh, syempre, of course, ay, nag-fail pala ako. So, anong gagawin natin dito? Unang-una po, I think it's important to think about practical application. If you're saying somehow, we learn from our mistakes naman po. Wala naman po perfect na parents. Siguro, yes. That season talaga, we need to somehow validate that season talaga. Everybody talaga was so lost. Hindi po natin alam kung nagagawin natin. It's the first time that we experience something like that. Ako po, sa tanang buhay ko, never po naisip na magkakaroon ng ganong klaseng kaganapan sa mundo natin. And whatever happened po from there, sana we learn from that. And kitang-kita po natin that modeling po talaga is really yes. A big factor in the lives of our kids. So if we're talking about growth mindset right now, modeling growth mindset sa harap ng kids po are really important. Paano po ipakita sa mga anak mo na natututo ka rin? Okay. Paglalaba, pwede rin kapag may bagong recipe, kung gusto mong sumukan, you know, dalawa kayo magluto, you know. Also, if you see, if you fail, you know, show it to your kids. Kasi po, like, I was counseling a mommy the other day, and she said to me, sabi niya, grabe, Norby, no, I failed an exam a couple of days ago, tapos I can't, kasi parang nag-a-apply yata siya abroad somewhere and then hindi siya pumasa. Hindi niya matanggap kasi tatlong buwan siya nag-aral. So umuwi siya katabi niya yung anak niya. Hindi niya napigilan. Bumagsak na lang po yung luha niya. And then, pilit niya tinatago sa anak niya kasi ayaw niya makita eh. And then, the daughter said, Mommy, what's wrong? And then, wala na siya nagawa. Couldn't tell the truth. I failed the exam kasi. Tapos nagulat siya sa sagot ng anak niya. That's okay, Mommy. Di ba you told me? Pag nag-fail ako sa exam, you know, I can take it again. And you can take it also again, just like what you're telling me. So, ang punto ko po, Mami Bes, kung ano po nakikita sa atin ng ating mga anak, ang laki po ng impact yun sa buhay nila. So, modeling is really important po. Like I said, if we failed from the past and we saw na, parang hindi okay yung mga na-apply ko doon. Pwede pa pong baguhin yun. Kaya nga po growth mindset eh. Pwede pa po nating improve yun. Gamitin po natin yun as a tuition fee for the... Yan lang po kung pwede natin isipin eh. Bayad po dun sa experience na yun, whatever heartache or pain. And kung tayo gusto ko, pwede pa po mabago po yun. Parang ang naiintindihan ko sa sinasabi mo dyan ay ang isang tao ay hindi perfect, no? Ang parent ay hindi perfect. Si nanay, marami siyang mga daplis na nagagawa sa buhay. Mga ambisyon niya na hindi niya naabot, di ba? Nga lang, kapag may growth mindset, ay hindi tayo nakatuon doon lamang. Yes. Hindi tayo nakatuon doon lamang sa ating failure, no? Doon sa hindi tayo pumasa sa exam, doon sa meron tayong in-applyan na trabaho, tapos iba pala yung nabigyan ano, ng break na ito, di ba? So, ito ay maganda na nakikita ng ating mga anak, di ba, sa atin. Apo. Upang sila naman ay makapulot. Paano ba ang gagawin, ano? Kapag ka merong mga rejection, di ba? So, halimbawa, nako anak, alam mo, ang tagal kong pinangarap itong posisyon na to eh. Talagang kita mo naman, oh, nagsikap na nagsikap ang ano, ang tatay or ang ano, ako, mami, ganyan. Tapos, yung isang bagong pasok, yun ang na-promote, hindi ako. Diba, no? Yan. O, yeah. Ilang po natin lalagyan ng script na, eh, kasi naman, malakas ito, eh, kasi naman, ganito, yeah. Diba? So, maliligaw po ang ating kaisipan. Hindi po growth mindset ang lalabas sa atin. Ibang klaseng growth yun. Ibang klaseng tubo ang mangyayari dyan, ano? Opo. Na hindi natin nais na ito ang maging pananaw ng ating anak. Kasi yun nga, no, like, I remember itong nagdaan ng mga graduation. So, ilang eskwelahan niya na ako ay nag-i-speak sa kanila. So, sabi ko sa mga parents ay, yes, congratulations, achievement ng inyong mga anak. Umakyat din sa entablado. Nagkakalansingan yung iba, nalaki ng medalya. Iba nga, meron pang parang pera yata na ribbon or something. Oo, yung ganyan. Tapos, minsan, mga yung isang bata, minsan, anim yung medals. Ano, parang, wala naman iba. Parang ganyan, ano, napakyaw na niya lahat.
Pero I tell the parents and remind them, ang pinakamahalaga po ay ang pag-akyat ng inyong anak sa tunay na entablado ng buhay. Kung saan wala na po ang medalya, kung saan kahit magpakahirap ka, walang papansin sa'yo, walang mag-grade sa'yo, bahala ka sa buhay mo. At ano ang iyong magiging tugon dito? Ay bahala ka rin naman. Diba? Ikaw ay may choice, diba? So yun po ang pinakamaganda na sana ay paghandaan natin. Hindi po itong mga reviewer na pinagagagawa nyo para nasa top 10 ang inyong mga anak. Magaganda yun, no? Pero panandilian lang yan. Pag nasara na ang iyong klase, inilipat mo yung anak mo sa ibang, lalo na yung mga iba, no? Lilipat. Tapos, minsan pupunta sa akin, Mami Bessie, ano bang gagawin ko sa anak ko? Kasi, dun sa isang eskwelahan niya, lagi siyang nasa top 10 dito nung inilipat. Diyan hindi hindi. Na siya, diba, no? So, yun, ano? Kasi po, natuon yung utak sa, lagi nasa top, aga, hindi po ganun ang buhay. Hindi ganun ang tunay na entablado ng buhay. And this growth mindset will teach us real life experiences, di ba? Yung real life experiences natin na ito yung ating tungtungan, ano? Para tayo magkaroon ng tinatawag na growth mindset. Okay? Apo. So, ang bilis ng oras at ang dami nating napagkukwentuhan, ano? Punta na tayo dun sa ating pangpinali, ano? Apo. Ano ba yung ating pwedeng ibigay, no? Sa ating mga listeners or viewers patungkol dito. Pero bago natin ibigay yung ating pangpinali, ay mag-break tayo, no? Bigyan daan natin ng isang, kung meron tayong growth mindset, ito naman po ay pampaganda. Ang ganda mo, Nay. Ang ganda mo, Nay. Ano yung mga gagawin natin sa ating physical na anyo? Na may, misa naman ay may kinalaman din sa isip. So mula po ito kay Momshi Ami, para po sa kanyang mga kahayagan patungkol sa ganda. At syempre, ipapanalangin po niya tayo patungkol po sa paano nga po ba tayo gaganda. Di lamang sa panlabas, kung hindi sa atin pong panloob na siyang magdadala ng isang maganda na pagharap natin sa buhay. Sige, Ma'am Shiami. Magandang araw, mga mamis. Welcome pong muli sa episode na Ganda Mo, Mami! Alam natin mga mamis, every day is a challenge for us. Sa dami ng ating mga ginagawa, ang tanong, may sapat ka pa bang oras para sa me time? Na pagtutuunan mo ba ng pansin ng pag-aalaga sa iyong sarili, spirit, soul, and body? Hindi lamang ito para mapanatili ang ganda mo, mami, sa panlabas, kundi para na rin maging malusog ang kabuuan at maka-inspire sa ibang mga mamis. Also, to extend a prayer from the book of 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ano nga ba ang kinalaman ng prayer na ito sa ating me time? Sa kabila ng mga kaabalahan sa araw-araw, paano nga ba maging whole sa spirit, soul, and body? Baka nga ang ibang mami sabihin lang na naku, wala kong oras para dyan, especially sa mga busy working moms. Pero mga mami, we have 24 hours a day. Ask wisdom from God on how to manage our time. Huwag pahintulutan na occupied ang ating isip ng samot-saring kaabalahan sa buhay at di mapagtuunan ng pansin ang sarili. Unahin ng spirit, make it a lifestyle to have a quiet time with the Lord, meditate His Word, and realign the soul and body sa mga bagay na pakipakinabang bilang mami upang ihanda ang sarili sa buong maghapon na life. Work challenges. Make it a habit early in the morning. Mas mainam kung bago sumikat ang araw. Kapag ito ay nakaugalian na, magkakaroon ng kakaibang aura sa iyong mukha. Maganda, maaliwalas, at kaaya-aya. Tatawid ito sa ating relasyon sa ating pamilya at sa sino mang makakasalamuha natin. O diba, hindi ka lang maganda, makakahawa ka pa sa iba. Muli, ito po si Mami Ami, kaagapay ninyo sa kagandahang panloob at panlabas na nagbibigay kapurihan sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, purihin ang iyong dakilang ngalan, patuloy na ikaw ay mataas at maluwalhati. Salamat po na ikaw ang may nais na manatili ang kagandahan ng mga mami inside and out. Tulungan mo po kami na makita ang kabuluhan ng
paglalaan ng oras para sa aming me time moment with you, para sa aming spiritual health that will manifest in our soul and body to inspire others. Sanctify us, O Lord, for your purpose and glory. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Shi Ami, all the way from Vietnam. Oh, ang layo, no? So, oh, wow. Siya po ay isang kapanguna sa ating pong Praying Moms at Heart. Yun pong ating kakambal na programa ng ating Moms at Heart. We have a Praying Moms at Heart, and that is more regular at ano po ito, online. So, sana po ay sumali kayo dito kasi marami pong encouragement, marami pa pong dagdag na turo, at higit sa lahat, lalalim po tayo sa mga katuruan ng ating pong Panginoon. Ayan. So, thank you so much sa'yo, Ma'am Shi Ami. And back sa ating Ma'am Shi Norby. Ano ang iyong mga takeaway dito? Less of the fixed mindset and more of the growth mindset. So, because less ang focus natin, so L-E-S-S, yung ating mga tutuunan sa takeaway. First letter is L, learn. Ayan. So, growth mindset must learn what? Learn from our mistakes. Huwag po tayong matakot magkamali. Ang bawat pagkakamali po ay isang chance para matuto po. So, less of the fixed mindset but more of growth mindset po. Yes, ayan. Okay. And then, doon naman sa ating letter E, wow, ang ganda nito, embrace. No? What is it na yayakapin mo talaga? Parang hindi mo siya pakakawalan. No? Parang hopelessly romantic yata tayo, Ma'am. Embrace, I think, challenges, tingnan po natin ang mga hamon bilang opportunities po to improve. Mm-hmm. Let's not get stuck there. It's a good opportunity for us to move forward po. So, embrace more challenges. Huwag po tayo matakot. Yes, oo. Bago ko puntahan yung dalawang SS, parang gusto ko lang pagkambalin yung L at saka yung E. Yung L kasi, learn, nag-focus tayo sa sarili natin. Tayo yung nag-fail, di ba? Mga mistakes natin. So, we learn from it. Yeah. Yun namang ating E na we need to embrace, yun naman external ito. Kasi yung challenges, nangyayari ito sa labas, di ba? Mga narinig natin, mga nagbagong bigla sa buhay natin, di ba? So, para po, balance tayo. Okay. Now, let's go to one of the S's, seek. Anong hahanapin naman natin? Siguro, seek. Sa akin po, more on seek on feedback. Kasi mahirap feedback po yun eh. Pero growth kasi, ang pinag-usapan natin yan. Seek feedback. Maging open po sa mga feedback and honest opinion about us and suggestion. Kasi that's how we grow. If people say something about us, you know, huwag tayo maging balat sibuyas. Tingnan natin, baka tama naman yung sinasabi nila. Kasi we're talking about growth. So, importante po is that somehow, we learn more about ourselves po and improve on that. Yes, oo. So, dapat ay hindi tayo masyadong maramdamin, no? Yes. And maganda rin po kung ihihiwalay natin yung puna sa atin ng hindi pagkatao natin yon. Kasi yun ay isang madalas na problema eh, di ba? Pag may pumuna, parang akala mo yung katauhan mo yung sinabi. Hindi naman yung ating ginawa. Di ba? Halimbawa, gumawa ka ng isang sulat, sabi ng boss mo, pakiayos mo nga ito, parang medyo hindi ata ayos yung mga sentences mo rito. O di ba? No? Parang ganon. So, you just have to take it. And then, yung isang S naman natin ay, ano naman itong S natin? Step. Parang rilos, ah. Ano iseset natin? Alarm clock. Ano yung alarm natin? Alarm. Step po. Letter S. Set po. Set or spark, Mommy Bess. Set po, no? Set. Oo, set. Set, okay. More on setting more positive mind po. Kasi importante po na meron po tayong laging positivity in terms of our life. Kasi pag lagi pong negative, we always set on the negative, eh talaga masastop po tayo. So set our mind positively because that's really important po. Okay, it's a goal. And I think yung word na narinig ko sa'yo is spark. When we put all these things together, L-E-S-S, we're going to spark into something. Yes. What is that? Ano yung i-spark naman natin dito? A new self ba? Spark po that positivity that we have in our life. Kasi ang pagiging healthy po, yun, siguro spark that healthiness. Ang pagiging healthy po kasi ng tao, nakikita po yan.
That's the first, para po yung virus. Pag healthy po kayo, dumikit po kayo sa isang unhealthy, ma-i-influence po. So that's sparking po. People see it resonate deep within, lumalabas po. So be healthy so you can spark po more in that. Yes, okay. So ang ganda ng ating usapan. Would you like to say a last parang punch or punchline po? Sige po, ako po. By the way, maraming salamat Mommy Bess for inviting me here po. It's an honor. Ang tagal ko pong marami na po akong naririnig about you, and true enough what they said about you. Talaga pong you're a legend and I want to honor you during this program. Ang tagal niyo na po sa field and sobrang dami niyo pong nababless na mga nanay. Huwag po kayong titigil, Mami Bessa. We need a platform like this. We really need a platform like this. So I just want to honor right now. And for my final words po, siguro my favorite quote na lang po. There's a saying that says that healthy things grow, growing things change. But change brings pain po. But don't worry, because of pain po, you will gain. Because if a person is healthy, we're growing po. Imposible hindi tayo mag-grow. Okay? So, kung healthy ka, nag-grow ka. And if you're growing, the bad news is, you're changing. Yes. But, and if you're changing, you're being stretched on sakit po niya. So, there's pain. So, there's changes in your life. Okay? But, like I said, whenever there's pain po, in the end, there's pain. Okay? So, if you want to have a growth mindset, we need to be able to have that healthy lifestyle, healthy mind. Not saying best, healthy lang po. Okay? When we talk about healthy naman, it's more on eating the right food, thinking the right, you know, garbage in, garbage out, whatever you put in your mind, maybe po yung lalabas. So, you know, healthy things grow. So let's continue to grow. Let's not stop growing po, because hanggat may buhay po, may pag-asa po. So huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. So yun lang po siguro on my point po. Very much aligned. Well said. Maraming salamat no sa ating clinical psych. And sana po ay magkaroon tayo ng mga iba pa pong usapan at puntahan. I'm just so curious na ma-share yung kanya pong mga napakaraming karanasan. Ano? Gusto ko next time pag nag-usap tayo, ano ba yung mga common na mga cases na yan and what can we do about it? Okay? Thank you so much, Mams Marvie. Thank you. Thank you rin po. Ay, buhay. Aba ng usapan, ano po, tungkol sa growth mindset, no? At kaya nga po, ang aking parang unang salita dito po sa ating pagtiklop na ating hungtahan ay, hay buhay. Kasi pataas at pataas, dumadami at dumadami ang mga cases po ng ating mental challenges, no? Depression, suicide, ayun. At hindi po ito galing sa malalaking mga karanasan. Yung mga maliliit na karanasan lamang, hindi alam harapin, no? Parang lahat nakakaapekto na agad. At pabata ng pabata ang ating pong naaapektuhan na buhay. So yan po ang hugis na hindi po maganda. Kaya nga po, sana po ito sa growth mindset, makakita tayo ng iba na pwede natin gawin. At dahil dito, lalago pa tayo. Dahil dito, makakalaya tayo at magkakaroon ng mas kakaibang buhay. Yan po ang ating tuon dito nga po sa ating programang Moms at Heart. Para humubog ang ating po mga pusong ina, sana po kayo ay ating laging kasama. Pwede po tayong nagpapakinigan lamang over 702 DCAS AM band. O di kaya naman po, kayo ay nakakabili sa amin, sa aming mga faces, no? Dito nga po sa ating FEBC Radio TV or sa ating pong Facebook ng Memo ni Mami or Moms at Heart. Ayan, ang lahat ng yan dahil tayo nga po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mula sa inyong Mami Beserios, magandang buhay po sa bawat isa. And welcome dito nga po sa ating bago na namang buwan tayo, no? Second week na po tayo ng July. Sana po patuloy tayo sa ating nga pong masiglang buhay, maningning na buhay, at dahil pinagpala ang ating buhay.
maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Dahil pinagdadasal ang bawat isa sa ating pamilya.